Ang kahanga-hangang pagbabalik ng Creamline Cool Smashers kasama si Alyssa Valdez matapos ang kanilang pagkatalo sa Petrogas Angels. Dalawang laban na lang ang paghahandaan ng Creamline para sure ball ng pasok sa semis. Makakaya kaya nila ang bangis at gutom sa tagumpay ng mga Flying Titans at High Speed Hitters? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Sa 2024 PVL All-Filipino Conference, natagpuan ang Creamline Cool Smashers at si Alyssa Valdez sa hindi pamilyar na sitwasyon. Matapos ang kanilang pagkatalo sa Petrogas, dahilan ito ng tila pag-aalinlangan na ng kanilang pag-asang makapasok sa semifinals. Pero tulad ng karakter ng isang kampyonato, syempre hindi sila agad sumusuko. Para kay Alyssa Valdez, sa tingin niya, bukod sa panalo, mas pinapaalala sa kanila ng mga coaches na kailangan nilang hanapin ang kanilang mga sarili sa laro at sa conference. At nang sa gayon ay unti-unti nilang binabalik ang kumpiyansa at mahanap ang kanilang kupunan kung sino talaga sila at ano ang kaya pa nilang gawin. Sa kabila ng pressure at banta sa kanilang titulo, nananatiling matatag ang Creamline Cool Smashers. Nagawa nilang manalo ng mahalagang laro laban sa Next Led Chameleon na nagpatuloy sa kanilang Final Four journey. Sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap, nagawa ng Creamline na manatiling nasa Final Four picture. Mayroon silang 7 panalo at 2 talong record at masaya si Alyssa Valdez na unti-unti nilang nababalik ang kanilang kumpiyansa. At ngayon, nasa 2nd pwesto na sila sa team standing kasunod ng Chocomucho Flying Titans. Saad nga ni Valdez, unti-unti na naming binabalik ang kumpiyansa at hinahanap kung sino talaga kami. Sa tingin ko, iyon ang pinakamahalaga, lalo na't medyo kakaiba at nakaka-excite ang mga susunod na laro namin. Ngunit, hindi pa rin tiyak ang kanilang pagkakapasok sa semifinals. Kailangan nilang harapin ang mga malalakas na kupunan tulad ng Chocomucho at PLDT. Pero bilang isang veteranong kupunan, handa silang ibuhos ang lahat ng kanilang makakaya. Dahil sa huli, hindi lamang ang galing sa paglalaro ang mahalaga, kundi pati na rin ang pagpapanatili ng kanilang kumpiyansa. At malaki ang faktor ng kanilang pagka-eksperyensyado bilang ilang beses na silang kampiyonato. So sanay na sila sa mga git-gitang laban at ito ang lamang nila sa ibang kupunan. Kaya masaya si Alyssa na sa mga ganitong crucial part sa season na ito, bilang isang veteranong kupunan, kailangan na nilang ibuhos ang kanilang buong lakas at mga pambihirang diskarte, kahit sino pa ang kalaban. Kaya masaya ang Creamline na unti-unti nilang natatagpuan ang kanilang mga sarili at kumpiyansa pagkatapos matalo sa nakaka-intense na bakbakan kontra sa Petrogas. Kaya't huwag palampasin ang susunod na laban ng Creamline Cool Smashers laban sa nangunguna sa liga ng mga Flying Titans. Isang rematch ito ng 2nd All-Filipino Conference Finals na magaganap sa April 18, Huwebes, alas 6 ng gabi, na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Ano sa tingin nyo? Mapapataob kaya ng Chocomucho ang Creamline o wawalisin lang ng Creamline ang Chocomucho? BDL at Denden, haharap na sa dati nilang mga kakampi. Please, nairap na ako! Nagtatawarin mo pa ako, what a friend! Kaya may ito ko naman! Kaya may ito ko naman! Anong tawag sa isang nakakapagsulat sa ilalim ng daga? Fish, hindi. Pag wala-wala, ang tatanungan mo lang. Oh, sige, ano? Dolphin. Mata?
やっぱり君のこと好きだ。この先未来がどうなるかなんて。なんだよ。So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.